Sabi, sir, bakit hindi kasama yung mayor namin na sa pinangalan ng Presidente na talamak yung droga dito sa amin at alam namin yung mayor namin ang nagkukontrol sa drug trade dito sa aming munisipyo. Bakit hindi yung sinama? Galit, galit pa sa akin. So, sabi ko sa kanila, sabi nga ni Presidente, that is not yet the end. There are more names are coming. Dahil nga, continuous pa yung validation process natin, binabalidate. Dahil yung ibang data niya, matagal yun. Meron pa nga doon nakasama na judge na patay na pala. But yun nga, kasama sa listahan. So, continuous ang validation process, more names will be coming up. Dahil lalo na ngayon na yung level of awareness ng taong bayan in as far as our war on drugs is concerned, is napakataas po. At kanya yung level of yung cooperation nila ay napakataas mo, gusto lang tumulong. So, tinatanong mo ako kung anong epekto nito, it will hasten really yung ating cleansing process, yung ating winning percentage in this one is rising up. Sir, galit kayo kanina sa inyong mga police, sir. Can you just elaborate lang, bakit kayo galit na galit sa kanila? Eh, hindi pa naman palang na ano eh. Wala pang evidence, in short. Enough evidence according sa kanila sa mga statements na nawala daw silang nalaman sa drugs. Bakit kayo, sir? Can you just ano lang? The mere fact na nabanggit ang pangalan nila, whether or not talagang totoo yun o hindi, ito nagagalit. Dahil nasisira yung organisasyon namin. I love the Philippine National Police very much. Ayoko pong masira yung PNP. Na meron pa na na-involve yung pangalan nila na banggit. Galit na galit na ako. Ang galit ko sa kanila is hindi kung bakit kayo na-involve. Hindi. Ang galit ko sa kanila is bakit hindi ninyo napigilan na yung pangalan nyo ay ma-involve. By doing right, dapat hindi na nasasama yung pangalan nila. Next question from George Cahinas of CNN Philippines. Sir, good morning. Sir, pwede pahingi lang kami ng konting background regarding this Franz Sabalunes. Sir, can you tell us and what is the extent of the you know, operations of this particular person? Franz Sabalunes, ang history nito tao na ito, he was formerly an underling of Jaguar Diaz of Cebu. Now, gusto niyang lumaki yung kanyang negosyo, nag-try to siya na umiwas na sa linya ni Jaguar. Dumirekta siya doon sa Bilibid. Pumuntak siya kay Peter Co. Para yung supply from Bilibid, diretso na sa kanya, hindi na dadaan kay Jaguar. Ngayon, nung kumuntak siya doon sa kay Peter Co., gumawa ng paraan si Jaguar na masira siya, na hindi siya masuplayan ni Peter Co. So from Peter Co, naghanap siya ng ibang source doon at meron siyang napuntahan na isang David C. O basta C yung pangalan, C. Doon siya nagkakuha ng supply, direkta from yung drug lord sa Bilibid, papunta na sa kanya. Ang pamamaraan daw sa pag-deliver sa kanila is alos every month, meron daw SUV na high-end SUV para hindi daw masita. Kinakarga doon yung 10 to 15 kilos a month. Binabiyahe yan by land para hindi masita. Papunta doon sa Cebu. Pagdating sa Cebu, pinapark lang nila doon sa Gaysano, parking area ng Gaysano Mall. Pinapark lang na doon at doon nagkaka-distributan ng goods. Yun ang sabi niya sa akin kagabi. So ngayon, right now, he is already at par with Jaguar Diaz as far as the operations of the drug trade in Central Visayas. So, he may be ranked number 2. Yan, number 1 pa rin si Jaguar Diaz, but maybe at par na sila. Dahil hindi na siya dumadaan kay Diaz. May separate na siya na linya, direkta sa Bilibid. Sir, follow-up lang po. May existing po bang warrant of arrest itong si Sabalunes? Hinahanapan pa.
Express Superman Makapagal to be followed by Bea Cupino Propler. Sir, mostly ngayon denial. Parang he said, she said ang nangyayari. So, after the denial, what's next? At gaano ba katibay yung hawak nating intelligence information sa kanila? I don't tell you frankly. Kung hindi talaga natin sila ma-pin down, dahil drug lords are very hard to pin down, unless talagang very comprehensive yung case build-up mo sa kanila through electronics and everything. But, frankly speaking, kung hindi man natin sila ma-pin down, deny sila ng deny, at least alam nila na kilala na sila ng taong bayan, na sila yung pinapangalanan, at nag-promise sila na magbago sila. So sana, this will start the change that we are longing for. Sana, magbago na sila. At kung magbago sila, gaganda din yung Pilipinas. Sir, follow up. Sir, natatakot sila na baka daw binigyan nyo ng mukha o pangalan para yung mga vigilantes daw matutukan sila o masama sa hit list. Ay, kaya kung nga sila pina-present sa media para naman makita ng mga tao na yung gustong tumira sa kanila na nag-surrender na sila. So, wala na magka-interest na tirahin sila. Wala na silang motive. Ano pang motive nila? Kung pira-pira lang habol nila, gusto lang premio. Hindi na sila magkakuha. Dahil nag-surrender naman yun. Surrender na. The next question will come from Bea Cupin and then followed by Marie Sumali of GMA7. Sir, parang yung nangyayari ngayon, it's sort of a name and shame campaign. Pero it's turning into a name and shame campaign headed by the President, no less. But he also admitted, sir, na baka nga may hindi pa siya sure talaga sa lahat. Baka may mga maling pangalan doon. Parang, aren't we worried that, you know, parang this will spiral out of control, na parang unfair na rin po to some of our the local chief executives or the judges or the police personnel who are now named in public as tied to drugs, parang yun pala hindi naman pala totoo yun. Awan ko, bakit tayo'y masyadong concerned doon sa kung magkakamali tayo. Sana concerned tayo doon sa magandang idudulot nitong malakihang kampanya na ito. Kung masyado tayong magpapakontrol doon sa takot na magkakamali ito doon sa maliit na bagay, maliit na porsyento, walang tatakbo itong kampanya natin. Marie Sumali, to be followed sir, by Nayla. Yes, follow up. Sir, follow up. Sir, baka people might say na parang in contrast to siguro the usual criticism na parang iba yung treatment sa big time sa mga small time. Parang dito, sir, may nakasalubong ng mga police generals, police colonels, you know, kinasalubong sila sa krami, parang more or less ensured yung safety nila compared to, you know, in the barangays, parang may mga balita na pinapatay pa nga, sir, pagkatapos nila mag-surrender eh. Bia, nung namamatay pagkatapos ng surrender, that they were presumed to be re-engaging themselves sa drugs. Eh, nag-surrender yun for kung po. Pagkatapos ng surrender, clear na tayo. Patuloy naman tayo sa ating pagpupost. Kaya namamatay yun, nababaybas. Pagbaybas, uy, namatay, lumaban. Eh, nag-surrender na sa atin ito last week ah. Bakit? Oh, bumalik pala siya sa dating gawi, kaya namamatay yun. Ito naman mga mayor, ito naman mga general, ito mga polis na dito ngayon. Paano ko sila patayin? Paano ko sila patayin na nag-surrender sila dito sa loob pa ng krami? Patayin ko dito sa loob ng krami? People are asking for blood. Dahil gusto sila isawang-sawa na. But I cannot give you unnecessary blood. I can give you necessary blood lang. Hindi yung unnecessary blood. Okay. Marie Sumali, then Lea of UNTV. Sir, good morning. This is just a follow-up to what Bea asked. I don't think it is really fearing if somebody will be mistaken or they will commit mistakes in actually naming these drug personalities. But these people who are actually named and apparently if there are no enough evidence against them, they're also entitled to human rights and they are presumed to be innocent unless proven otherwise. So, what will happen if otherwise will be the end of this investigation? Because right now, can I just clarify, you are saying that there is really not enough evidence to really pin these people down as of yet?
wala pang enough evidence now. But yun nga, they're also entitled to human rights. What if the otherwise will happen? What can I do? What can I do? We are being named by the president. Ang pinangalanan sila, pumunta sa akin para mag-surrender. Kailangan man, hindi ko sila entertainin. Andito na sila. Hindi man ako nagpapangalan sa kanila. It's the president. So, ngayon, andito sila. Si Francis namin. Kaya nga, pag na-surrender nila, pupunta sila sa CIDG for investigation. Custodial investigation para mag-clear ng pangalan nila. Otherwise, kung walang investigation na gagawin, That's another thing. Sir, you're one of the security officials of the president. Has he mentioned to you what exactly has been the basis of naming these people?